Good morning po uli. It's a Monday, back to work na po uli sila. Nung Sabado walang pasok eh, malakas ang ulan dahil kay Kiko. Kinatak niya yung habagat. Ngayon ikakabit na nila yung downspot sa kabilang side. So yeah, pinutulan na siya. Tapos dinidikit na yung, nilalapat na pala yung elbow niya. Parang ito. Yun ang mangyayari dyan. Elbow muna, tapos yung pipe din. Another elbow pa baba. So doon naman ilalagay sa kabila. Sila JR, sila magkakabit dito. Para pagkatapos, pwede nang tanggalin itong mga kahoy. At masimula na yun sa baba. Yung flooring nung sa service area. Maghuhukay pa rin doon para doon sa catch basin, saka doon sa dadaanan ng mga tubo. Pinapainitan nila yung PVC para lumambot, para maisalpak nila yung elbow. Pag nasukat na, nalapat na, gagamitan nila ng sealant. Ito siya, sure seal, parang bulka seal din to, saka elasto seal. Kumukha nito. Yan, sa mga duktungan, may nakalagay na sealant. Pag may sobrang pintura, papapinturahan din namin para kasing kulay rin ng pipe. Yung vulka seal, yung duktungan niya. So, gumagamit sila nito yung strip ng yero. Para mag-seal din yung suporta o taling ng pipe. Ito, nagupit sila dito kanina. Ito yung mag-seal yung belt niya o tali. Na sumobra dun sa bubong, sa roofing. Ginunting siya gamit yung yerong gunting. Ang belt siya, strip. Tapos i-re-rivet yan. Papako muna ng concrete niya. Ayan, nilalapat na. Kung masasakto. O hindi. Nasa may septic tank, sinisinsil nila yung hull block. Kasi ibababa pa na konti yung overflow nung sa septic tank para mas lumabas na maayos yung tubig. Medyo biting kasi na konti eh. So, bababa lang siguro siya ng 3 to 4 inches para yung overflow niya lalabas dun sa drainage. Si Tatay Bebo naman gagawa na siya ng forma para sa takip ng septic tank. Sinusukat na niya yung pagkakabitan ng septic tank ng forma pala. So, naglalagari na siya ng pinolic board. Nagpunta nga pala akong hardware. Pumuli ako ng pako. Uno medya saka dos. Ordinary nail lang. Saka bumili din ako ng alambre. 4 kilos yan. Number 16. Gagamitin na lang sa pagtali ng mga baka. Dito sa loob, gumagawa na si Tatay Bebot ang magiging manhole niya. So, ito yung forma ng manhole. Saka is naka, hindi siya diretso, para naka-slant siya ng konti. Napapansin niya. Magsisilbing pamigil para hindi dumiretso yung simento dito sa pinaka-manhole niya. Pwede sa flooring, pupunta sa baba. Dalawa yan, dalawa yung manhole. Ano size nito? 50 by 50? 50 by 50 po yung manhole. Tapos sila J, preparation naman sa pagbubuhos ng takip ng septic tank. So, pumotor sila ng alambre para gunit yung pantali ng baka. Tapos dito sa likod, yan na, naikabit na nila yung downspot. Yung PVC pipe na. Doon sa taas. Pati yung kabila, naikabit na rin. So, yan na po siya. Medyo bitin lang sa flooring. Tatagdagan na lang yan. Ang elbow, saka ng konti pipe. So, kung pwede sa magiging catch basin. Dito malalagay yung catch basin niya. Ng kabila. Pati doon sa kabila. May nakabang na natubo dyan. So, huhukayan na lang yan. Ayan, nilalapat na ni Foreman yung pinaka-forma niya ng pinolik. So,
pagkabuhos niya, may iiwan na yan eh. Diyan na lang yan, hindi na matatanggal. Nagsisilbing suporta rin naman yan. Yung nakaiwan na yun na pipe, pataas, yun yung clean out niya. Opo, kahin po tayong taho. 20 pesos. Pakihalo mo na lang kuya, para wala na yung straw. Taho po tayo, kaya ng taho. Kaya po, maglalatag na sila ng bakal na 12mm. Tapos na ipwesta na rin yung magiging manhole niya. Gamit yan para pag sisipsipin yung laman ng septic tank or may i-re-repair para masilip yung loob niya kung may barado man siya. So yan po yung purpose niya. Shout out Happy birthday. Oi, shout out kay Ninong. Kailan birthday niya? Nung Sabado? Ay, happy birthday po Ninong, di ko alam. Happy birthday, Ninong Tado. Belated. Ilang taon na ba? Ano ba nangyari? 75 po yata. 75 ba? Makakabihan tal eh. So yan po, nilalatag na nila yung baka niya. Puro 12mm siya. Paha lang, saka pataas. Painitan yung PVC pipe para maisukat yung takip o yung clean out. So, gamit yung butane torch. Time check po, 1:36 PM. Nagsimula na sila maghalo kani-kanina lang. Ngayon nagbubuhos na sila ng semento para sa flooring or yung takip ng septic tank. Flooring pala ng garahe, then takip ng septic tank. So tingnan po natin kung ilan yung aabutin na ilang bag na semento. Bali ang magiging kapal po niya 12 cm yung nakasulat sa plano. Then sa inches, nasa 5 inches po yun. More or less 5 inches. We'll be right back.
si Mrs. Claus, sinisiksik niya yung lupa. Gamit niya sarili niyang bigat. 50 lang ako. Eh, may mabigat naman siya, kaya pwede 50 na. 50 lang ako, 50. Na, tapos na nilang buhusan yung takip ng septic tank. At the same time, flooring ng garahe. Tapos si Ninyo James, saka si Paolo Jontis, binabalik na nila yung lupang nahukay. Okay na yung pipe doon, nasa level na siya, saka nasa plebe na. Kaya pwede nang ibalik yung mga lupa. Dito naman, sinisimulan na nilang tanggalin yung mga naging tungtungan na kahoy. The same time yung forma niya. Saka si Randy, saka si Tatay Bebot, nagawa sila ng forma para dun sa catch basin. Bali, dalawang catch basin yan, dun sa likod. Sa may service area. Catch basin ng tubig. Saka ng kung ano pang item na liquid. So, yan po. Binabaklas na ni Randy. Saka ni Forman JR yung silbing tungtungan dito, yung andali niya. Puro kahoy lang naman yan. Yan, tinatanggal na rin nila. Kaya naman tanggalin ito ngayong hapon na ito. O, inabalis nila yung mga sumobrang debris. Mga cemento, mga buhangin sa katabing bahay namin. Lilinisin niya para hindi magbara yung mga buhangin sa downspout niya. Ginagamitin niya ng walis. Saka ng dustpan. Nabubuo. Buo kayo na siya ng magiging catch basin. So, yan yung pinaka PVC pipe niya. Yung sanitary line. So, dyan makapupwesto yung catch basin. Yan, zoom pala. Yan, dyan makapupwesto yung catch basin. Yan ang pinakpan ko muna ng sako yun, nung nakalaan para hindi siya pasokin ng mga debris para hindi siya magbara. Sa kabila, ando rin, no? May takip din. Pasak din. Tapos si Ray. Ayan, tapos na yung second floor. Second floor ng kahoy. Naging nagsilbing tuntungan. Tapos na yung second floor. First floor naman. Dito sa garahe niya, tinatambakan nila ng lupa. Nagdag na lupa, saka binubudburan ng terbisaya na buhangin para mapantay na siya, ma-level at masiksik. Gamit nila yung tampering total humbler. DIY lang yan. DIY. Ginawa ni Ari yan. Kailangan kasi naka-compact siya. Para pag naglatag ng simento, ng pinaka-flooring niya, eh, hindi bumaba. Although kahit may bakal siya, mas maganda pa rin may masiksik siya para walang papak. Yan yung pan-tamper nila. Yung sama-sama ang kahoy ng Coco Lumber. Po, binubuli na yung pinaka-ibabaw niya. Kasi medyo matigas-tigas na siya. Pamahiin ulit, yan, naglagay ng bariya. Ay, pesos, piso, 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 piso. Paswerte daw yun. Sabi ni Ninyo. So, yan po, isang araw na naman ang paggawa ang natapos. So, day number 93 po. Mag-recap po tayo. Mabilis ang recap lang. Nagawa na nila yung septic tank. Makapagabang na rin para sa dalawang manhole. Tapos may clean out sa gitna. Dito, na ayos na rin yung sa overflow niya. Natambakan na rin siya. Sisiksikin pa yan. Ito, kulang pa yung tambak na lupa. Tutuloy nila ito bukas. Nabudburan na ng mga pinagbisayang buhangin. So, tatamper pa yan. Sisiksikin para maging compact. Ito, gagawa na sila ng forma para dun sa catch basin. So, dito lalagay yung catch basin. Ha? So, may paunang hukay na sila. Dun sa kabila, lalagay din yung isa pa. Tapos yung mga handa nyo dito na kahoy, na tanggal na siya lahat. So malinis na siya.
So pwede nang pagpantay-pantayin yung lupa bukas para matagan ng forma ng catch basin saka yung flooring niya para ma-preparation na rin. Then ay kabit na nila yung dalawang downspout magkabila. Bitin pa, duduktungan nila yan. Ganun din sa kabila na ikabit na rin yung pipe para doon sa downspout. So duduktungan din nila yan. Then ito na po yung view ng second floor papunta doon sa pababa, doon sa service area. So malinis-linis na po siya. Ito naman ang view ng second floor pababa doon sa garahe. Nakita yung septic tank. So that's it for our day 93, guys. Thank you for always watching. See you again tomorrow.